Yan. Good morning mga Repa Peeps. So welcome back sa aking YouTube channel. So guys, may nakikita kayo, may bike tayo sa likod. Ayan, hindi tayo mag-bike check guys. Mag-e-edit tayo ng threaded cogs. So sa mga walang special tools dyan kagaya ko, so wala talaga akong tools para sa bike, susubukan natin tong i-edit, gagawin natin Tunog Mayaman. So anong kailangan natin? Number one, eto lang ang kailangan natin guys. Ayan. Wala kasi tayong pambaklas ng cogs. So i-edit natin siya nang hindi binabaklas yung cogs. So paku lang. Ayan. Ayan. By the way, highway guys, nakalimutan ko. Hindi pala pwedeng wala kayong spring. Ayan. So ang spring na ginamit ko guys, spring nun sa laruan ng pellet gun. Ito. So may nakaready na akong bilog. Binilog ko na siya guys. Puputol lang tayo dito. Ayan. So tara. Simulan natin to. So, syempre, ang una-una natin gagawin, babaklasin natin yung gulong sa ating bike. Since hindi siya quick release, ang ating likod na gulong, gagamit tayo ng 15. So, sa mga naka-quick release dyan, madali nyo na mababaklas yan. Sa mga threaded, eto, kailangan natin ng 15. So, babaklasin natin. Fast forward ko na muna guys ha, para mabilis. So ayan guys, baklas na natin ang gulong. So hindi natin siya mababaklas kasi wala tayong pambaklas. So ang gagawin natin, bubuksan na lang natin to. Eto, pero bago yon, tanggalin muna natin lahat ng tornilyo. Fast forward ko ulit guys. So ayan guys, natanggal natin yung tornilyo. Tatlong tornilyo, isang washer. Ito washer guys, oh. Pero meron pa dito sa loob niya washer guys. Tanggalin natin. Tak-tak nyo lang. Tak-tak mo. Ayan. So malinis na siya. Wala na siyang sagabal. So gagawin natin. Pupuk-puk na tayo guys. Ipuk-puk mo. So ayan guys, yung pakong ginamit ko. Nabungi. So pakong kahoy kasi to. Kaya kumuha tayo ng panibago. Pakong concrete nail to guys, concrete nail. Ewan ko na lang. So lagay ko lang muna dito guys. Yan. So gamit tayo ng mahaba. Tapos para may hawakan tayo dito. Yan. So ang pukpuk niyan guys, paklockwise. So dito yan, paklockwise. Papunta sa atin. Ayan guys, baklas na siya. So, kuha lang tayo ng basahan kasi baka may malaglag na bulitas. So, ikutin lang natin guys sa ganun uli, clockwise. So, ayan na, tatanggalan natin guys. So, first time ko lang magtanggal nito. Ayan, napakadumi na pala guys. Ayan, nakita nyo guys, ang daming bulitas. Nakikita nyo yung mga bulitas. So, i-regrease na natin din yan. Ayan, nagsilaglagan na nga guys. Ayan, ang dami oh. So, nandito lang naman yan. Ayan. So ganito ang itsura niyan guys oh. Tapos marami pa dito guys oh. Pabulitas. Maganda sana guys kung may magnet kayo. Pero since may basahan naman tayo sa ilalim, hindi na pupunta kung saan saan yan. Tapos ito tanggalin na natin to guys. Ito yung plastic eh. Yung plastic pag bumili ka ng bagong bike, tapos lilinisin na rin natin to guys. Kuha tayong basahan, punasan lang natin. Hindi ako prepared ngayon guys eh.
hindi prepared eh, no? Biglaan lang, biglaan. So may washer pa pala to. Ayan guys, oh, nakita nyo. May washer. So palagay ko, pwede na punas dito guys. Pero kung gusto nyo pang linisin, pwede nyo linisin. The next, tanggalin natin yung spring guys. So ilang poles yan? Dalawa. 2 poles. Nakikita nyo ba guys? 2 poles. So tanggalin natin yung spring. Asa na? So first time ko lang kasi magbabaklas nito guys. Kaya hindi ko pa masyadong alam. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Ayun, nalaglag. Nalaglag na guys. So ganito itsura ng ating poles. Nakita nyo guys. Ayan. So dalawa. May hati sa gitna. Tapos ito yung spring. Ang nipis nung spring natin. Kaya papalitan natin yan ng makapal. Ito yung nagawa natin. Ayan. Tingnan natin kung sukat. So maliit. So puputol tayo rito. Ayan. Ito yung original. Ito yung original. Dito puputol tayo. Susukatin lang natin yan guys kung gaano ka laki. Ayan. So, ayan. Pwede na to. Then, bilugin lang natin. Bilog. Arigo. So, gamit tayo long nose. Ayan. So, palagay ko bilog na guys. So, atin lang natin to. Ayun, oh. Sakto. Kaya lang, meron siya ditong kawit, oh. So, gagayahin lang natin yung kawit. Yan, gayahin natin yung kawit. Ito, may kawit siya, oh. Dito tayo kukuha ng kawit. Yan. So, habaan natin yung kawit para madaling magputol. Dito tayo kumuha ng kawit. Yan. Medyo mahaba pa yung kawit natin guys, pero puputulan pa natin yan. Siyempre, susukatin natin ulit. Tapos, susukatin natin ulit. Yan. Pag mahaba, siyempre, puputulan natin. Putol tayo, siguro ng mga 5 mm. And guys, okay na. Nagawa na natin. Then, puputol na natin tong may kawit. Kasing haba lang din. Yun. Ayan. So, palagay ko, then babalik na natin siya. Unahin muna natin tong itong ano. Ayan, linisin ko nga pala muna. Lagyan lang natin ng konting graso to guys. Kasi dyan kakapit yung poles natin. Ayan, kung makikita nyo. Ayan o. Ayan. Sa kabila, ganun din. Kasi pag di natin nilagyan ng graso yan guys, pag kinabit natin yung poles, malalaglag. Ayan. Tapos, saka natin to kabit. Ito, tapat natin lang dito sa may lawit. Tapos, sisikutin lang natin gamit itong ating maliit na screwdriver. Kailangan ma-shoot siya doon. Yan. So, ano? Para lang kayo nagkakabit ng gulong, guys. Unti-unti nyo lang sinisikwat. Hanggang sa pumasok siya doon sa pinaka-kanal. Ayan, o. Yan. Then, dito. Ayan. Then, ayusin lang natin. Ayan. So, okay na siya. And guys, ilalagay na natin yung ating cogs. Babalik lang natin tong dalawang spacer. Siyempre, lalagay natin ng grasa to para malagay natin yung bulitas.
So yan, ilagay na natin guys. Dadagdagan lang natin ng grasa. Lagyan lang natin ng grasa sa ibabaw. Yan. Okay na. Tapos ito, punasan lang din natin to. Tapos ganun din guys sa bearing. Tapos, syempre, lalagay natin dito. Lagyan natin ng grasa. Sana hindi tayo nagkulang ng bearing. Tapos, isa-isa natin ilalagay ito, guys. Isa. Dalawa. So kung mapapansin nyo, malinis na siya guys. Nilinis ko kasi yan. Ganito ang itsura niyang kanina. Yan. So ready na tayo. Excited na ako mapakinggan to guys. So ayan yung mga bearing natin guys. Ihiga natin para sure tayo. Yan. Tapos kunin natin yung housing, yung nilagay natin yung bearing kanina. Ito guys, ayan, lagyan din natin uli ng grasa yung ibabaw kasi hindi natin malalagyan ng grasa dito. Ito na lang, dito na lang natin siya lagyan. Ayan, tapos shoot natin dito, sana walang malaglag. Yan din, konting pukpuk. Ayos! Bantay lang pukpuk. Konting pukpuk, lipat dito. Konting pukpuk ulit. Pukpuk ulit. Pukpuk. Pakinggan natin. Yan. So, tapos nun, babalik na natin lahat ng mga binaklas natin mula dito sa spacer na to. Ito. Ito yung panglock niya. Mayroong spacer ako na kukita kanina dyan. Yan. And last, yung pinaka-tornilyo na. Yan. So, babalik na natin yan guys sa bike. And syempre, higpitan natin.
Ayan. Hanggang dito na lang ang ating video, guys. Ang mga repapips, so sana may natutunan kayo sa aking YouTube, sa aking video, guys. Ayan, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo, guys, kung sakaling may mga nagawa akong mali para maitama na natin sa mga susunod na video. Ayan, guys, first time ko lang tong ginawa. Ayan, so yung mga comment ninyo, malaking tulong yan para sa akin, para ma-improve ko pa yung aking pagbabaklas skills ng aking bike. Ayan, at huwag kalimutan, syempre, pindutin ang subscribe button, guys, para notified kayo sa mga susunod natin na video. Ayan, kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam!